Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our two teams. Dancing Diyosa, Jeline Eugenio with her family. 90s Dancing Heartthrobs, The Maneuvers. Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Magandang hapon. Welcome to Family Feud. Of course, the Eugenio family and the Maneuvers family. Ito po ang pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ngayong hapon, ito, showdown kung showdown. Pero hindi sa dance floor, kung hindi sa game floor ng Family Feud. Kasi mga lodi ng sayawan ang nandirito. Simulan na natin, syempre, sa isang legend kung tawagin. Walang iba kung hindi ang Eugenio family, headed by their team captain, Aliw Awards 2017 Lifetime Achievement Awardee. The one and only, Miss Jeline Eugenio. Tita Jeline, welcome po. Ang pinulo ng Eugenio family, welcome to Family Feud. Tita Jeline, kamusta po kayo? I'm good. Thank you for having us here. And you're so guapo. Tita, sobra pong happy namin at excited na nandito po kayo. Alam niyo po, curious ako kasi siyempre, from the way a dancers hanggang sa pagkukoryo ng napakaraming mga artists, yeah. Diba? Dito sa GMA, si Marian nga, nakoryohan ninyo doon sa isa sa mga songs niya na sinayaw niya. Ang dami pong dumaan sa inyo. Yes. Ano ba sa tingin niyo po ang meron, anong bukod-tangi sa mga Pinoy artists? We are creative and laging may puso. Kasi ang pagsasayaw ay parang sayaw din ng buhay. Yohon! Etong tanong, ma-e-ensure niyo ba yung pagpapanalo ng team ninyo ngayon? Ma-e-ensure ko yan all the way, even if I'm 99 years old. Oh my goodness. Kaya, Tita, pakilala mo na ang mga maglalaro ngayon. Okay, first here on my left, okay, is a makulit and kuripot na anak ko, Miggy Tanchaco. Direct Miggy! Yes, sir! Miggy. Welcome, Direct Miggy! Maraming salamat po. Wala ka ng allowance. Next, very understanding, generous. My daughter-in-law, Jobel Tanchaco. Jobel! Hello po, thank you. And next, down the line, my spoiled little girl, Maiton Eugenio. Kanino pa ba magmamana? Ayan po, nakilala na natin ang buong Eugenio family at eto naman, ang makakalaban ninyo, syempre, batikan din sa dance floor. Walang iba, kundi ang Maneuvers! Yeah! Mga kapuso! Woo! Grabe! Super happy to have you guys. Alam nyo, sobrang idol ko kayo nung nagsisimula ako. Sabi ko, paano ba ako maging Maneuvers? Pero ang ending, sa abstract ako napunta. Joshua, bago tayo mag-umpisa, sino-sino ba ang mga maglalaban niya? Alright, ang mga kasama ko sa Team Maneuvers, of course, walang iba kundi ang idol at kilabot ng kolehiyala nung panahon namin. Siyempre, may Kuya Jason Zamora. Kuya Jason! Yun! Sir! At susunod naman dyan, ang tinatawag naming clown of the group. Ito talaga maraming kwentong barbero to eh. Walang iba kundi si John Cruz! Ayan, syempre, hindi pa huli ang ating isa sa mga pioneer to talaga at OG talaga ng grupo. Head choreographer din ng Maneuvers. At pinaka-OC din sa Maneuvers. Walang iba kundi si Rene Sagaran! Yes, Kuya Rene! Welcome po, welcome! Thank you for having us here. At siyempre, good luck sa parehong teams. Yes! Gaya na sabi ko, 200,000 pesos ang at stake. Kaya good luck po sa inyo. Nako, bukod doon, may mga kapuso pa tayong matutulungan dahil may 20,000 pesos tayong pwedeng ibigay sa ating chosen charity. Umpisahan na natin. First round, Tita Jeline and Joshua. Let's play Family Feud. Good luck! Ito po, nag-survey kami ng 100 tao. Top 6 answers ang hinahanap natin. Magbigay ng pagkaing gusto mong may ekstrang keso. Tita Jeline. Macaroni. Extra macaroni with cheese, please! Yes! Wala! Come on!
Joshua, eto na. Magbigay ng pagkain gusto mong may ekstrang keso. Burger. Ah, siyempre, double cheese. Double cheese burger po, mga kapuso. Survey. Yes, sir! Pass your play tayo, Joshua. Play! Play. Kita, Jane, balik po muna kayo. Pwede po tayo mag-steal. Jason, magbigay ng pagkain gusto mong may ekstrang keso. Spaghetti. Eh, siyempre, spaghetti! Parmesan cheese at last! Spaghetti! Yep! Yep! Kaya dyan, magbigay ng pagkain gusto mong may ekstrang keso. Siyempre, puto bumbong! Eto na! Nakakagutom naman yung mga sagot ninyo. Puto bumbong! Yes, sir! Three more to go. Magbigay ng pagkain gusto mong may ekstrang keso. Pwede rin eh. Ensaymada. Yes! Tapos iinit-initin ng konti. Diba? May ube pa, may ube. May ube. Ensaymada. First wrong answer. Joshua, magbigay ng pagkain gusto mong may ekstrang keso. Nachos! Para sa akin, gusto ko may extra cheese yun eh. Pampulutan! Nachos! Okay. Stand by to steal. Jason, magbigay ng pagkain gusto mo may extra keso. Pizza. Nakuha. Good answer yan. Yun yung inaantay ko. Pizza siyempre with extra cheese. Yes, sir. Good job. Magbigay ng pagkain gusto mo may extra keso. Cake. Cake? Yung pong cake na ano, malaki. Pwede! Cheesecake! Cheesecake with extra cheese! Cake! Okay, here we go. Here we go. Nathan, ano kaya tingin mo? E pagkain gusto mo may extra keso? Cheese sandwich. Cheese sandwich. Jovel? Shawarma. Shawarma? Direk Miggy? Bibingka. Bibingka? Tita Jeline? Eto ha, pwede niyong sundin po yung mga sinabi nila, pero baka may sarili kayong sagot. Magbigay ng pagkain, gusto mo may extra keso. Cheese sandwich! Okay, we'll go with sandwich. Ang sabi po nila, bigyan mo naman ako ng extra cheese sa aking sandwich survey. Tignan natin ano yung nilahulaan na. Number 5. Cheese dough! Oh, hindi ba sandwich yun? iba, no? Hindi natin kasama cheese sa sandwich yun. O sige, number 4 please. Carbonara. May spaghetti, may carbonara. Una pong naka-score ang maneuvers na meron ng 86 points. Hahabol naman po mamaya ang Eugenio family dahil wala pa po silang puntos. Pero nako, sino kaya ang magpapa-burger with extra cheese after the game? Kaya tutok lang po kayo para malaman kung sino ang mananalo dito sa Family Feud! May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Ano ang sign na galit ang isang multo? A. Nananakit. B. Humahalakhak. Ipadala ang inyong sagot sa Guess to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Showdown ng Eugenio Family and the Maneuvers dito po sa Family Feud. At isa pa lang ang nakakascore, the Maneuvers with 86 points. Time to bust the moon! Direct Miggy and Jason, let's play Family Feud! Kayo lang ang makakagawa niyan. Kayo lang. Good luck. Top 5 answers are on the board. Bukod sa kumain, ano pa ang pwedeng gawin sa reception ng kasal? Go. Miggy. Sumayaw. So, syempre. Do what you do best. Sabi nila, sumayaw. Yes, yes. It's there. Jason, pwede mo pa makuha ang top answer bukod sa kumain. Ano pa ang pwedeng gawin sa reception ng kasal? Kumanta! Yes, sir! Kung may sayawan, may kantahan. Yeah, pero mas mataas. Miggy, pass or play? Play? Play. Let's go! Balik muna tayo, Jason. Go, go, go!
Chabel, bukod sa kumain, ano pang pwedeng gawin sa reception ng kasal? Magkwentuhan. Magkwentuhan. Ano kayong mga pinagkikwentuhan? Ano yung tungkol sa couple? Diba? Diba? Pagkwentuhan! Nathan, ano kaya? Bukod sa kumain, ano ba kaya ang pwedeng gawin sa reception ng kasal? Kumuha ng pictures! Maraming pictures! Picture taking! Siyempre! Pwede! Instagramin mo na to! Yeah! One more, Tita Jeline! Isa na lang, top answer ang inahabol namin. Bukod sa kumakain, ano pang pwedeng gawin sa reception ng kasal? Kasama mga kaibigan! Sama-sama, masaya eh, di ba? So, sama-sama din natin tignan kung nandyan yan. Meron yan! Pwede! Wala, okay. Bale, you got two more chances, Miggy. Bukod sa kumain, ano pang pwedeng gawin sa reception ng kasal? Makipagkwentuhan. Ah, meron na! Oh, okay lang yan. Okay lang yan. Meron na. So talaga mag-asawa talaga kayo, mahilig kayo magkwentuhan. Let's try, but I think medyo ex yan. Magkwentuhan. Okay, wala yan. Stand by to steal. Last chance, Jobel. Bukod sa kumain, ano pang pwedeng gawin sa reception ng kasal? Mag-inuman. Talaga? Meron ba nag-iinuman sa kasal? Yeah! Parang wala naman. Top answer! Ang sabi po nila, mag-inuman. Go! Yeah! Finally, nakascore na rin ang Eugenio family. Meron na po silang 83 points. Pero may 86 points pa rin ang maneuvers. Kaya magbabago ba yan? Kaya tignan po natin anong mangyayari sa next round dahil double points round na po ito sa susunod dahil magbabalik agad ang Family Feud! May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now Dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Anong pagkain ang karaniwang siniserve sa lamay? A. Biskuit. B. Pizza. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Ito pa rin po ang Family Feud and I'm sure mapapasayaw sa tuwa ang ating favorite charity dahil ang winners po natin natatanggap ng 200,000 pesos magbibigay din po ng 20,000 pesos sa inyo. Pero sino kaya ang mananalo? Will it be the Eugenio family with 83 points? Or the maneuvers with 86 points? Depende yan kina Jobel and John. Kaya let's play round 3! Dito lang mangyayari yan. Double points round na po. Times 2 ang value ng bawat tamang sagot. Good luck sa inyo. Top 5 answers ang hinahanap natin. Anong posisyon sa gobyerno ang ibinoboto bukod sa presidente at vice-presidente? Jobel. Senator. Senador. Isa-isa mo, ha? Yung mga nasa listahan, ha? Senator. Good answer! Okay. What's your top answer? Jobel, pass or play? Of course, play. Play! Good, John. Balik muna tayo. Play sila. Ha? Play sila. Play sila, play sila. Play sila. Beton, anong posisyon sa gobyerno ang ibinoboto bukod sa presidente at vice-presidente? Counselor. Counselor! Sabi ni Meton, counselor? Bravo! Yeah. Yay! Anong posisyon sa gobyerno ang ibinoboto bukod sa presidente at vice-presidente? Secretary of Health! Secretary of Health! Sa health! Ano sa'yo mo, Meton? Pwede? Talaga? Hindi ba? Ha? Okay, ang sabi ng survey ay... Meron! Wala po! Direk Miggy, anong posisyon sa gobyerno ang binoboto bukod sa presidente at vice-presidente? Congressman. Congressman. Alright. Congressman! Ito, counselor, meron bang congressman? Yes! Two more to go. Jobel, anong posisyon sa gobyerno ang binoboto bukod sa presidente at vice-presidente?
Governor. Gobernador! Yeah. Tingnan natin dyan, Governor. Wala. Stand by ko still. Alright, Nathan, back to you. Anong posisyon sa gobyerno ang ibinoboto bukod sa presidente at vice-presidente? Mayor. Mayor. Best answer! Mayor! Yep. One more to go. One more answer. Tita Janine. Anong posisyon sa gobyerno ang ibinoboto bukod sa presidente at vice-presidente? Gobernador! 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 Ano sabi na ba yun? Medyo. Alam, meeting na ng meeting, oh! Yun na, baka wala, makuha. Pass. Oh, sige, ang sabi ni Tita Jeline, Gobernador! Andiyan yan! Okay. Guys, isa na lang. Isa na lang hinahanap natin, Kuya Rene. Ano kaya yun? Vice President. Vice President! Nasabi na yan! Pero nasabi na, okay lang. Pero suggestion lang naman, John. Barangay Chairman! Barangay Chairman! Jason. Oh, parang kapareho pero feeling ko kagawad. Kagawad! Joshua, ulitin ko yung tanong, ha? Anong posisyon sa gobyerno ang ibinoboto bukod sa presidente at vice-presidente? Nandiyan na iba. 3 seconds, Joshua. Barangay Chairman. Alright. Barangay Chairman. Ang sabi nila, Barangay Chairman. Ano sa tingin nyo? Wala? Sabi po nila, Barangay Chairman to steal the round. Recap tayo ng scores. Maneuvers, 284 points. You and your family, 83 points. Triple points na po tayo sa pagbabalik ng Family Feud! May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Anong bagay ang itinutusok sa katawan? A. Karatula. B. Karayong. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Alam niyo po, sabi nga nila, sa showbiz, the dancers are the first to arrive and the last to leave. Diba? Pero ngayon, dancing families ang naglalaban-laban ngayon at kahit leading ang maneuver sa score na 284-83, which team kaya will be the last to leave? Tingnan natin, matira ang matibay with Nathan and Rene. Let's play the final round. Beautiful! Reminder, times 3 na ang value ng bawat tamang sagot. So, good luck. Top 4 answers na lang ang hinahanap natin. Kung walang cellphone, paano mo kukontakin ang isang tao? Mayton? Landline. Old school tayo, di ba? Kung wala cellphone, landline tayo. Yung landline nyo ba, naabutan mo pa yung mga bilog? Oo naman. Lumalabas yung kulay team. Yes, of course. Di ba? Landline! Meron yan, landline! Yes! Kuya Rene, pwede pa natin makuha ang top answer dito kung walang cellphone. Paano mo kukontakin ang isang tao? Oh, sorry. Na 3-second rule tayo. Pass or play? Play. We're gonna play. Tita Janine! Balik tayo sa inyo. Sige. Diba? Kung walang cellphone, paano mo kukontakin ang isang tao? Telegrama! Grabe! Padadala kita ng telegrama. Tita Janine, gilis ako kasi hindi ko naabutan yan eh. Anong taon po ba yun? In English, it's a telegram. Pero like, anong year po ba yung mga telegram nung talagang... Tagal na, since... 1930s. No, 80s, meron na niya. 80s, meron. Meron na. Even during my father's time, may telegrama. Yes. Padala. So yun yung parang pinatransmit. Oo, tapos may nagme-mail ng telegrama. Okay, ang sabi ng survey ay... Direk Wiki, wala cellphone, paano mo kukontakin ang isang tao? Email. Email! Email! Modern. Meron! Ito, modern version ng telegrama. Electronic email. Yeah! One more!
Isa na lang. Jobel, isa na lang. Kung walang cellphone, paano mo kukontakin ang isang tao? Puntahan mo sa bahay. Diba? Yung tayo, practical tayo, diba? Puntahan mo sa bahay para makatukin mo. Katukin mo. Para kontakin, katukin. Sabi nila puntahan sa bahay. Tingnan natin. For the win. Final score, Eugenio family, 368 points. Samantalang maneuvers, 284 naman. Maneuvers, maraming salamat. I hope you guys enjoy. Maraming salamat, Jason. Kuya John, Kuya Rene, mag-uuwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Maraming salamat. And of course, congratulations, Eugenio family. 100,000 pesos in the bag. Pero pwede pang madoble po yan sa ating Fast Money Round. Kaya Tita Jeline, yes. Sino po ba sa kanila ang maglalaro sa ating Fast Money? Dalawa lang po ang kailangan nating players. Talagang eye to eye. Jobel and Mayton. Jobel, yes. And Mayton. Yes. 100,000 ulit ang nag-iintay sa Fast Money. Susunod na po yan dito sa Family Feud. Kanina nanalo na ang Eugenio family at pwede po nilang madoblin at madagdagan ng 100,000 pesos! Yes, tingin ko kayang-kaya nila yan. Si Jobel ay nasa waiting area sa likod, kaya hindi niya po tayo naririnig. Kaya Mayton, let's play Fast Money. Kayo ni Jobel, kailangan magkaroon kayo ng combined score na at least 200 points to bring home the additional 100,000 pesos. I will be asking 5 questions na kailangan mong sagutin within 20 seconds. Kapag hindi ka sure, pwede tayo mag-pass. Okay. And I'm sure may oras pa yan. Okay. Give me 20 seconds on the clock, please. Kung ang ex mo ay isang nilalang sa Pinoy folklore o kwentong bayan, ano kaya siya? Kapre. Ilang tao ang kasya sa malaking payong? 3. English word na karime ng cake. Bake. Ano ang ibinibenta sa junk shop? Tornillo. Name something na pwedeng tuhugin. Fishball. Yeah! Oh my God! Mayton, tignan natin kung ilang points na kuha mo. Yes! Let's do this. Mayton, kung ang ex mo ay isang nilalang sa Pinoy folklore o kwentong bayan, ano kaya sasabi mo? Kapre. Survey. Meron yun! Let's go! Yes! Meron. 184 to go. Ilang tao ang kasya sa malaking payong? 3. Pwede! Oh yeah! 147 to go. English word na karime ng cake. Ang sabi mo, bake. Yes! Survey. Yes! Anong binibenta sa junk shop? Tornillo. Bakit tornillo? Hindi ko alam yung lagunang puwasa. Hindi ko alam yung lagunang puwasa. Tornillo! Meron niyan! Go! Tornillo! Go! Yes! 1 point. Pwede! Okay lang! Name something na pwedeng tuhugin. Fishball! Yes! Siyempre! Survey. Go! Oha! 97, Mayton! 97! Let's welcome back, Jobel! Go! Out of 200 sa team mo, ilang points ang nakuha ni Mayton? 150? Quite there. Mga 103 ang nakuha niya. Ibig sabihin, 97 points sila kailangan mo to reach that 200 mark at least. Sana makakuha ka ng more. Ngayon, makikita po ng mga viewers sa bahay ang sagot ni Mayton at kayo lang po ang makakakita niyan. Give me 25 seconds on the clock, please. Kung ang ex mo ay isang nilalang sa Pinoy folklore o kwentong bayan, ano kaya siya? Encanto. Ilang tao ang kasya sa malaking payong? 3. 2. English word na karime ng cake. Bake. Take. Ano ang ibinibenta sa junk shop? Bakal. Name something na pwedeng tuhugin.
Fishball. Isa pa. Kikiam. We need 97 points to win that additional 100,000 pesos. Jobel, dito unahin natin to ha. Okay. Ano ang ibinibenta sa junk shop? Ang sabi mo, bakal. Bakal. Alam mo ba na yan ang top answer? Top answer! That's a top answer. Tignan natin kung ilang puntos ang bakal. 50 points. Top answer! Counting na lang! 7 to go. English word na karime ng cake, ang sabi mo, take. Yes! Serve. Pwede! 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 Ang top answer ay bake na sagot bake. Ni Mito. Okay. 43 to go. Ilang tao ang kasa sa malaking payong? Sabi mo, dalawa. Dalawa. Medyo maliit yata ang payong na yan. Survey. Pwede naman. Dalawa. Pwede. Yeah, six. 37 to go. Ang top answer dito ay tatlo, nasagot ni Mayton. Okay. Kung ang ex mo isang nilalang sa Pinoy folklore o kwentong bayan, ano kaya siya? Sabi mo, Encanto. Encanto. Yeah. Yeah. Pwede, pwede. Pwede. Yeah. Yes. Oh. Tikbalang. Tikbalang ang top answer natin dito. Okay. Last na. Name something na pwedeng tuhugin. 27 to go. Ang sabi mo, kikiam. Pwede. Sama ng fishball. Bigyan at 27 points ang kikiam. Yeah. 2 points. Ang top answer nito ay barbecue. Sayang hindi umabot. Pero okay lang yon. May 100,000 pesos pa rin kayo. Congratulations, you and your family. Let's please welcome back the maneuvers. At Tita Jeline, gaya ng sabi ko sa inyo, ayan, congratulations po sa ating Eugenio family, sorry. At gaya na sabi ko, tatanggap pa rin po ng 20,000 pesos ang inyong chosen charity. Ano po bang napili ninyo, Tita Jeline? Kapuso Foundation! Yes, Kapuso Foundation! Siyempre, loyal! Makatatanggap po kayo ng 20,000 pesos mula sa kanilang pamilya. At siyempre, maneuvers, maraming salamat sa inyo. Thank you, guys! And of course, Tita Jeline and your family, congratulations. Thank you! Thank you. Maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya pa premyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!